Kasama naman po natin ngayon ang Mayor ng Pasig. Ang pamilya ko po at ang aking misis ay nanggaling din po sa Pasig. So, ladies and gentlemen, I would like to welcome Mayor Vico Sotto, ang Mayor ng Pasig. Mayor, ang tanong ko lang po, ang Metro Manila, rinekomenda po ng UP na mapasa ilalim sa MECQ dahil ito daw po ang pamamaraan para mapababa yung tinatawag na R-naught o yung paghahawa ng mga meron ng COVID-19. No? Ngayon po kasi, nakakahawa sila ng mahigit ng isang tao at nagpapatunay na mataas pa rin ang community transmission. Pero nagkaroon po ng reconsideration ng Presidente dahil ang sabi po ni Secretary Galvez at Secretary Anyo, nangako naman po ang mga lokal na pamahalaan na mas papaintingin nila ang localized lockdowns at paintingin din ang testing, tracing at treatment. So ano pong ginagawa natin sa Pasig, no? Paano po natin ipatutupad itong bagong paghamon sa mga lokal na pamahalaan? The floor is yours, Mayor Vico Sotto. Well, unang-una po sa lahat, magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat, lalo na po kay Secretary Roque. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Gaya po ng nabanggit ni Secretary Roque, malaki po ang hamon sa ating mga lokal na pamahalaan. Lalo na po't ngayon, mananatili po tayo sa GCQ, pero ibig po sabihin, kailangan mas maging aggressive tayo sa mga localized or pocket lockdowns. So ito po, ginagawa ng pamahalaan ng Pasig, ayaw naman po natin na mag-lockdown ng malalaking area dahil talaga maapektuhan ng ekonomiya. At this point, alam na po natin ang kailangan natin gawin. Of course, there's no playbook for a crisis as big as this or for a pandemic, a worldwide pandemic such as COVID-19. Wala pong playbook, hindi po naranasan ito ng mga mayors before us. So we're figuring things out as we go. But thankfully, we have the national government, the private sector that is also helping the LGUs. Team effort po talaga ang kailangan natin gawin. Again, we may not have a very accurate playbook dahil hindi pa ito nangyayari dati. But at this point, lagi rin pinapaalala sa atin ng Department of Health, more or less meron naman tayong framework na alam na natin yung mga kailangan natin gawin. Yung sinasabi lagi na test, trace, isolate. Well, hindi ko naman po mababanggit na we don't have time to mention each of the interventions that we're doing, both in terms of health interventions and also socio-economic interventions. But we're closely working with different government agencies, and I just want to focus on the third, you know, yung testing, tracing. Siguro may mga best practices din sa ibang LGU, naririnig ko din po sa mga ibang press briefings with Secretary COVID-19. And overall, it allowed us to use our resources more efficiently. So ito po yung mga ginagawa ng lokal na pamahalaan. Siguro bago po ako mag-close, paalala ko rin po lahat ng mga manonood natin, lalo na po kung may mga Pasigenyong nanonood. Lokal na pamahalaan natin, like our national government, hindi po kami perpekto. Aminin ko po, may mga pagkukulang. We're always trying to improve. We're always trying to work harder for you. Pero gaya nung narinig ko rin, nabanggit ni Secretary Roque kanina, lahat tayo merong tungkulin. Lahat po tayo may kailangan iambag sa ating para po maibsan yung kahirapang dulot ng COVID-19. So let's continue to do our part. Magsuot tayo ng mask, maghugas ng kamay, social distancing, at sigurado pong kakayanin natin itong COVID-19 at malalagpasan po natin ito. Maraming salamat po. Oo. Muli, magandang tanghali sa ating lahat. Mayor, isa pa akong tanong, no? Oplan Kalinga, paano niyo po patutupad yung pagsusundo ng mga asymptomatic at minor cases para dalin sa isolation centers? May alinlangan po ang ating mga kababayan na papaaresto raw sa pulis. Kayo na po magsabi, paano niyo po ipatutupad ang Oplan Kalinga sa Pasig? Dahil ito naman po yung initiative talaga ng local government units. Yes, huwag po sila mag-alala. In close cooperation with our national government, ipapatupad po ito ng Pasig. Gaya po nung nabanggit ko kanina, we try to make our centralized quarantine as lively, as comfortable for our patients, our isolation centers.
Hindi po ito parang ikukulong yung mga pasyente natin. In fact, this is for their benefit. Kaya sana mag-cooperate po ang lahat at rest assured that this is for the benefit of not only the patients but for the community in general. Aareso niyo ba ho sila sa pulis? Yan yung sinasabi po ng mga kritiko. Explain niyo po kung sinong susundo sa Pasig. Kami po ang susundo. Hindi po natin ipapa-aresto. Ano, unless talagang pasaway na o talagang nakikita natin positive tapos umiikot, hindi talaga sumusunod, then we will take the appropriate action. Pero ang nakikita ko naman po, basta masabi sa kanila ng maayos, ma-explain po sa kanila ng maayos, ang mga mamamayan natin sumusunod naman po eh. So basta ginagawa po natin ang pamahalaan, ginagawa ang trabaho natin, na-explain naman po sa kanila, sumusunod din naman po yung mga mamamayan ng Pasig. Mayor, nako, mukhang nagkamali kayo ng sabi na kayong susundo dahil ang dami na pong text message. Nagpapasundo po karamihan mga kababaihan sa inyo. So ulitin po natin, hindi po manunundo ng mga kababaihan si Mayor Sotto yung mga meron lang pong mild at asymptomatic. At kinakabusta nga pala po kayo ng mga kaklase nyo sa UP Law, nangunguna na po si Pic Chungalaw. Okay, punta na tayo sa mga questions. Nanonood po siya at tawa ng tawa ngayon.